Yan si Manny Pacquiao. Bakit mo sasayangin ang pera mo? Bakit mo gustong umano sa politika? Hindi dahil gusto mong makatulong sa kapwa mo. Nakakatulong ka naman ng hindi ka nasa politika eh. Mas masarap pa nga magiging buhay mo. Wala kang isipin. Hindi ka kakantsawan ng mga tao. Hindi ka nila sisigawan. Hindi ka nila mumurahin kung sakaling magkamali ka. Bakit kailangan pumasok sa politika? Sagutin mo yan, Manny Pacquiao. Bakit mo gusto sumali sa politika na maging presidente? Gusto mo pa rin sumakita ulo? Diyan, pagkakonti ang pagkakamali mo diyan. Katulad din ng gagawin, ng ginawa nila kay Duterte. Pag hindi mo sila napagbigyan, pag wala silang nanakaw, sisirain ka din nila. Ganyan yung politika diyan sa ating kadumi. Mag-isip ka, Manny Pacquiao. Tatapon mo ang pera mong pinaghirapan dyan sa politika? Bakit hindi palaguin yung pera mo na pinaghirapan mo? Halos mamatay-matay ka na sa kabuboksing sa mukha mo. Pinaghirapan mo yung perang yun, palaguin mo sa mabuting paraan. Nagpapastor ka pa. Bakit? Ang pagpapastor, huwag mo kaming gawin tanga. Ang pagpapastor, kumikita rin ang pera yan. Yan mga religyo-religyo na yan. Kumikita rin sila ng pera. At saka yung mga taong nagbibigay sa inyo ng donation. Eh, sana pupunta yung pera nyo? Sasabihin nyo, pinagdayaw nyo ng bahay? Alam ko yan. Mga pastor-pastor na yan. Kumikita kayo ng pera. Ginagamit ninyo ang Diyos. Hindi nyo dapat ginagamit ang Diyos. Hindi nyo dapat dinadamay sila sa mga kalukuhan ninyo, sa mga politika ninyo, sa mga kung ano-ano nyo. Diyan ako naiinis. Ginagamit nyo ang Panginoon Diyos sa mga katarantaduhan ninyo. Isang araw susunugin ang lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa gusto nyo lang magkaroon kayo ng power, magawa nyo lahat ang gusto nyo. Manny, mag-isip ka. Hindi mo kailangan magpolitika kung talaga na pag naubos yung pera mo, kawawa ka. Balik ka na naman sa zero. Iwanan ka rin na asawa mo. Ginagawa mo. Oh. Hindi kayo, ewan ko, hindi kayo, wala kayong kasiyahan sa buhay nyo. Pag nakahawak kayo ng pera talaga, gusto nyo mas higit pa ron. Mas higitan nyo pa ron. Ang ginudyos nyo, hindi yung Diyos. Ang ginudyos nyo, yung pera, yung kayamanan na gusto nyo makuha. Sabihin na natin ang totoo at aminin ninyo ang totoo. Hindi dahil sa hindi dahil sa gusto nyo makatulong sa tao. Hindi, wala pa kayo natutulungan at hindi nyo kayang tulungan ang galing sa pera ninyo na pinaghirapan nyo ang buong Pilipinas dahil sa dami ng taong naghihirap, nagugutom, walang makain. Nakikita ko yung mga pinapalabas dyan sa Facebook. Mabuti pa nga yung mga vlogger, yung mga vlogger na maliliit, nakakatulong sila. Nabibigyan nila ng kahit konti, kahit papano. Napapagawa nila yung bahay kahit na hindi mansyon. Ang bahay nila. Masaya na sila. Pero kayo, Si Carpio, tanongin nyo, ano na itulong niya? Ano na ibigay niya sa mga taong mahihirap? Wala. Kung hindi pumunta siya sa abroad at mamulitika, manira ng kapwa niya. Pati ba naman yung sa dagat na yan, pinag-aawayan ninyo? Pinag-aaway niyo ang Pilipinas at ang China? Kung magkagera, kung magkaroon na maililigtas niyo ba ang buong Pilipinas? Maililigtas niyo ba yung mga tao dyan na nagugutom? Yung mahirap? Siguro kayo mayayaman, makaka-flight kayo kung saan. Maililigtas niyo yung sarili. Eh, paano yung mga taong mahihirap? Hayaan niyo na lang mamatay? Wala kayong mga awa sa kapwa ninyo. Yang kayo. Yang kayo magaling. Hayop kayo. Sana tamaan kayo ng kung hindi man ang kidlat na kumidlat, mauna na kayo mamatay na lahat na mga politikang mga sakim. Sakim sa lahat.
Wala kayo na itutulong. Oy, hindi dadaling sa bulsa nyo ang itinutulong na iba dyan. Galing din yan sa gobyerno. Yung mga tao nagbabayad ng buwis. Yung pera niyan, yan ang inaano nyo. At hindi nyo nga, binubulsa nyo pa eh. Kakapal ng mga mukha ninyo eh. Imbis sa itulong nyo, binubulsa nyo. Lalagay nyo sa bituka nyo, sa pamilya nyo. Mahiya-hiya naman kayo. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyan. Diyan lang sa atin talaga. The only one. Sa Pilipinas lang. Kaya kung kami kutsain dito ng mga tiga rito sa Europe, na basura rin kami sa kanila. Dahil sa inyo, mga politika sa atin na magnanakaw. Ganyan. Minamaliit din kami. Hindi nyo lang nakikita. Sobra na kayo. Imbis na tulungan yung kapwa nyo, hindi. Wala kayo na itutulong. Kaya kami, kahit saan, kita nyo Saudi, mga tao nagpupunta ron, ng mga Pilipino. Ang tingin sa kanila ng mga tiga ron, ano? Basura! Alila! Ganun! Kahit saan kami magpunta ng mundo. Pag hindi ka super yaman, wala ka. Kaya lang, hindi... Ang difference lang ng Saudi at dito sa Europe, hindi sila nag-aano ng mga tao na kahit na nagtatrabaho ka sa kanila, hindi kanila sasabihin na masasakit. Kaya lang, pag nasa labas ka at nakita ka ng iba, bumalik kayo doon sa bansa ninyo. Bumalik kayo doon sa bansa ninyo, mga magnanakaw ang tao doon, mga corrupt, pinaka the worst na corruption is sa Pilipinas. Di ba kayo na nun? Kayo tatawa-tawa na mayayaman dyan sa atin? Ang putang ina ninyo. Kaya pati ko, nakakapagmura. Mga hayop kayo. Mga kriminal din kayo, mga politika. Mga judge na yan. Siguro, hindi lahat ng judge. Pero yun si Carpio. Ay nako, ewan ko. Marami na rin akong judge na nakilala no araw. Puro mga bayaran din. Makakita lang ng salapi. Akala mo, ano na. Kaya naku, ewan ko. Naku, minsan ayoko na magbukas ng Facebook eh. Mga nakikita kong yan. Mga hayop na yan. Tinutun yan, nananahimik si Saray. Isasalin nyo na naman sa ano. Bakit ninyo nananahimik yung tao? Walang sinasabi sa inyo. Ang ginagawa nyo, sinisira nyo. Ano yan? Ganyan ba dyan sa ating politika? Siraan? Kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi pa rin kayo na ano. Nako, ewan ko, nakakasawa kayong pakinggan na araw-araw ko kayo nakikita. Pero hindi ko naman sa kinakampihan ni si mga Duterte. Pero totoo sila eh. Nakikita ng tao kung ano yung nasa isip at puso nila. Sila ang totoo tao. Hindi naman sila siguro bilyonaryo o ano na super yaman.